Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang noob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito paman sa lupang ibabaw, kami pinapagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasalan namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kaniyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buong niyang kayamanan. At do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kaniyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain, kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kaniya.
Nang mapag-isip-isip niya ang kaniyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kaniya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alipin.' At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.' Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, 'Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya.' Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, 'Bakit? May ano sa atin?' 'Dumating po ang inyong kapatid,' tugon ng alila. 'Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit.' Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kaniyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, 'Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya.' Sumagot ang ama, 'Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan.' Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa atin pong pagtitipon ngayon sa misang ito, ay narinig natin ang dalawang makapangyarihang mensahe tungkol sa awa, kapatawaran ng Diyos at pagbabagong buhay. Awa, kapatawaran ng Diyos, pagbabagong buhay. Sa aklat po ni Propeta Mikas, ipinaalala sa atin ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan kahit na sa kanilang mga pagkukulang. Pangako niya na papastulin niya sa kanyang tungkod patungo sa mga berdeng pastulan at patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Dadalhin niya ang kanyang bayan sa saan mang kadaludaluyan ng dagat. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? In spite of all our sins and unworthiness, sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy na nagiging tapat sa kanyang pangako. At ano ito na hindi niya pababayaan ang kanyang bayan, na patuloy niyang aakayin ang kanyang bayan?
Mga kapatid, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong magdalawang isip na sa panahon na tayo ay parang nakakaramdam, na tayo ay nawawala. Sometimes we are lost. Sometimes we feel empty. Sa mga pagkakataong may pinagdadaanan tayo, huwag tayong magdalawang isip na tumawag sa Ama, humiling ng kanyang paggabay. Alam ng Diyos na ikaw bilang kanyang anak ay hinding-hindi niya matatanggihan. Huwag tayo magdalawang isip na lumapit sa ating Ama. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, ayon kay San Lucas, narinig natin ang kwento na pamilyar sa ating lahat, ang talinhaga ng alibughang anak, the prodigal son. Ang talinhagang ito po ay nagsasalita sa atin tungkol po sa unconditional love of our God. Walang kondisyong pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kanyang mga anak. Ang anak sa ating ebanghelyo, pinapangarap po niya ng kasakiman, itinapon niya ang kanyang mana sa malayong lupain at nang maging dukha na siya, nung siya'y naghihirap na, nung siya'y nagugutom na, nais na niyang bumalik sa kanyang tahanan, sa kanyang Ama. Kapag siya'y bumalik, wasak na siya. Subalit, nagsisisi. Anong ating narinig sa ating ebanghelyo? Hindi nag-atubiling tanggapin ng Ama ang kaniyang anak. Niyayakap siya ng kanyang Ama, punong-puno ng awa at punong-puno rin ng kagalakan. Kaya nga narinig natin na ang Ama, iniutos niya sa mga alila, magpatay tayo ng pinatabang guya. Let us celebrate because my son returned. Mga kapatid, tulad ng anak, tayo kung minsan ay naliligaw, hindi po ba? Marahil tayo rin ay nagkaligaw-ligaw na sa landas ng buhay na ating tinatahak. Minsan naghahanap tayo ng kasiyahan sa mga bagay na pansamantala lamang. Dahil tayo naghahanap kung minsan sa ibang bagay natin tila ba nakikita ang kasiyahan. Subalit, tandaan natin, only God can satisfy us. Only God can satisfy our longing. Ang Diyos lamang ang tanging magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang awa, lagi tayong handang tanggapin kahit tayo ay nagkasala. Tatanggapin niya tayo kapag tayo ay nagsisisi. Tatanggapin niya tayo kapag tayo nagbabalik sa Kanya. Ngayong panahon ng Kwaresma, tamang-tama na tayo ay iniimbita na bumalik. Bumalik tayo sa Ama. Let us return to the Father with our contrite hearts. Sa kumpisal po, sa sakramento ng kumpisal, inaanyahan tayo ng Ama na bumalik sa Kanya. Sa ating mga narinig na mga pagbasa, mga kapatid, nakikita natin ang isang Diyos na nag-aasam ng pagkakabati sa kanyang bayan, nagagalak sa pagpapakita ng awa at kapatawaran sa mga naghahanap sa Kanya. Tayo po ay pumapawi sa katiwasayan, sa katiyakan ng pagmamahal ng Diyos, sa kapatawaran ng Diyos, na alam natin na kahit gaano tayo kalayo, ay laging naghihintay siya para sa ating pagbabalik sa Kanya. Mga kapatid, sa ating pag-iisip sa mga banal na kasulatang ito, ating isipin ang ating buhay, ating tinalang ating puso, meron bang mga bahagi sa ating buhay na kailangan nating balikan ang Diyos? Humingi tayo ng kapatawaran kung tayo may nagkasala, mga kapatid. Huwag tayong magdalawang isip na lumapit muli sa Ama.
taglay ang puso nagsisisi. Alam natin na siya ay nag-aabang lamang, mga kapatid, ang Ama ay nag-aabang lamang. Nag-aabang siya ng may kagalakan sa ating pagbabalik. Ganyan ang Ama, ganyan ang Diyos, naghihintay. Inyo bang naalala ang inyong mga lolo't lola, ang inyong mga tatay at nanay, na kapag galing kayo sa Maynila, sila'y naghihintay sa probinsya, makikita ninyo sa bahay ninyo, nag-aabang sa inyo. Ganyan ang Ama. Unconditional love, full of mercy and forgiveness. Kaya mga kapatid, sa misang ito, hilingin natin sa Diyos na tayo nawa ay magkaroon ng pusong nagsisisi sapagkat ang Diyos naman ay handang magpatawad sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Ang ating itutugon, Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwi na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may aditan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid,
upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa amin iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sa kalimong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paano
ako'y iyong limutin. Gayon man po't papawin ang iyong pagbalik, hintayin sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Paanong ako iyong lisanin? Paanong ako iyong limutin? Gayon man po't papawin ang iyong pagbalik, hihintayin sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Hangat pa rin ang piling mo. Paanong di kita ibigin? Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, SDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ika-apat at huling Lenten Recollection sa darating na March 5, 2024, Martes, sa ganap na ika-7 ng gabi, dito po sa ating simbahan,
Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 4, Kabataan. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos na wang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinuluwalhati ka namin.